Kapakanan ng iba ang iniisip, laging handa sa tuwing may unos na parating. At sa simpleng definisyon, dakila at mapagkakatiwalaan. Iyan ang adhikain ng ating mga tampok na personalidad, ang bukas palad na tulong upang higit na maipaabot ang serbisyo sa mga kababayang nangangailangan. Tunghayan natin. Mahaba, mahirap at mapanubok na proseso ang pagiging polis. Training dito, aral doon, sakripisyo dito. Ngunit kahit ganoon, ay marami pa rin ang sumuong, nagtagumpay at nananatili. Kailanmay di naisip ni Police Senior Inspector Lilibet Ngoho na hadlang ang kasarian sa pag-abot ng kahit anong pangarap. Wala pa nung bata ako. Pinakagusto talaga yung mag-join ng mga CAP, ganun. Until such time, nag-police yung father ko, then nakikita ko sa kanya yung karakter na isang police. Then nag-idolize ako sa kanya, then later on, nagsado ako sa kanya na gusto ko na rin maging police. Kaya yun, pinalo ko lang yung success ng father ko. Yung nakita ko sa kanya, yung bang walang pasubali, tumulong sa ibang tao. Then nakikita ko sa kanya, parang gusto ko rin yung ganyan na pwedeng lapitan anytime ng mga tao. Sa maraming taon niya sa serbisyo, pinapatunayan niya na walang nagagawa ang lalaking pulis na hindi kayang gawin ng babaeng pulis. Sa katunayan, merong mga kaso na sadyang sa mga tulad niya inilalaan. Yun na yung pinaka-purpose ng office ko, yung women's desk. Never talaga sila nag-handle ng cases na rape, yung mga sensitive cases natin talaga. Yun yung pinaka-highlight ng position namin na police woman kasi sa amin lang talaga ang cases na gano'n. Sa akin naman, sa lahat na nahawa kong kaso, as much as kaya ko talaga siya i-file sa court, I tried lahat ng elements or lahat ng evidence talaga makuha ko kasi parang yun yung pinaka-satisfaction sa akin na as investigator, yung ma-file yung kaso. Pero hindi rin siya exempted sa ilang mga pagsubok tulad ng iba. Doon naman sa struggles sa work, maybe siguro yung stereotyping na tingin ng mga tao sa amin. Tulad ng pag may isang kasamahan namin, nagkaroon ng kasalanan, then ganun din ang tingin nila sa amin. Tulad ko, kahit babae ako, nag-checkpoint, gano'n. Then parang malayo pala yung tao sa amin, parang ilang na sila, parang buhaya na to, parang gano'n ang tingin. So, as much as ginagawa namin ang lahat na napasigit maging court, maging courses kami sa kanila, iba pa rin yung tingin nila talaga. Doon ako nahihirapan na i-reach out yung mga tao na gano'n yung thinking sa amin ng mga tingin. Hindi ko pinapakita na affected ako at tinitake ko siya na positive. For example, ganyan negative ang thinking nila sa amin, tinitake ko siya na positive. Maybe siguro itry pa na best talaga na magpakita pa sa tao na hindi lahat gano'n naman ang performance sa mga police. Para kay Police Senior Inspector Ngoho, ang kanyang profesyon ay napaka-noble po ng profesyon ng police. Pati buhay mo hanggang kaya mo ibuhis para po sa mga amay. Para sa atin, ang police ay pinakailangan maging makadiyos, yung pinaka-owner doon. Ang police ay pinakailangan maging makatao, pinakailangan magkaroon ng isang karakter na makabansa. Ang atin namang susunod na bida ay napainkwentro kamakailan lamang sa isang probinsya na muntik na kumitil sa kanyang buhay. Nung October 2010, naambus po ako malapit pa po mismo sa bahay na tinitirhan ko po sa Aurora. Dati po kasi naka-assign ako sa task force sa kalikasan. Siguro po sa madami ng mga hinuhuli namin, naambus po ako. Apat na tama po ang nangyari sa akin, apat na tama ng 45. Tatlo sa katawan, na damage po yung aking large intestine, atay, tsaka yung bato. Tinamaan ako sa hita. Pero ito pa rin po ako, buhay na buhay. Siguro po dahil sa may gusto pa si Lord na gawin ako dito sa mundo, trabaho po namin to, talagang yung mangyayari po sa akin, bahala na po si Lord. Batid ni PO1 Romel Ariola ang panganib ng pagiging pulis. Ngunit hindi niya malilimutan kung bakit ito ang kanyang pinili. Yung kapatid ko po kasi, pulis din. Parang nakita ko po yung ginagawa niyang paglilingkod sa mga tao. Natutuwa po ako na ganun. Tapos, pangalawa po, marangal po na trabaho. Ang isang advantage po ng pagiging pulis,
ay yung kaakibat po ng uniforme namin ang otoridad na makapagpatupad ng batas para makakuha ng respeto sa mga tao na kung saan sila ang aming pinaglilingkuran. Hindi po ako natatakot magpatupad ng batas basta't nasa tama lang po. Sa kasalukuyan, siya ay nakadestino sa warrant section ng Giginto Police Station. Isang posisyon na nagdadalaman ng ilang pagsubok, may kaakibat na fulfillment pa rin. Bilang isang warrant po, hindi ko maiwasan na may mga nagagalit po sa akin. Yung pamilya po ng mga pag may mga warrant of arrest po sila, pag hinuli ko, pag minsan po, nagagalit po yung mga pamilya nila. Bakit hinuhuli yung mga kaanak po nila, ganun. Inisip ko na lang din naman po, trabaho lang, wala namang pong personalan. Magmula noong December, almost 11 na may warrant na ang nahuhuli ko. Tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, ito pala yung pag naglingkod talaga ang pulis, talagang nakakatuwa sa puso dahil dumataba ang puso ko. At ang paalala ng ating mamang pulis? Sa ating po mga kababayan, huwag po kayong matakot na lumapit sa amin upang humingi ng tulong. Andito lang po kami na handa pong tumulong sa inyo. Kung sina Police Senior Inspector Ngoho at PO1 Ariola ay may mga naging inspirasyon na nag-impluwensya sa kanila upang maging isang pulis, tila tadhana naman ang nagdala kay Police Superintendent Fitz Adolfo Macariola sa propesyong ito. I did not intend to be with the police force. It so happened that is my destiny. I just planned for the future of graduating in college, of having a stable job, serving my people in whatever capacity that I might have. And it so happened that I passed the exam for the police academy, so that's it. And it all started there, and now it's been almost 19 years when I entered the service last April of 1993. Siya ang kasalukuyang company commander ng Provincial Public Safety Company na may iba't ibang uri ng atas. The primary mission of the Provincial Public Safety is we are focused on anti-criminality efforts. The first one is the implementation of the No Helmet, No Ride. We have issued 2,862 tickets for violation of the No Helmet, No Ride. And then also with the motorcycle, we have impounded 350 motorcycle with questionable documents, but ultimately after the confiscated motorcycle research, also during the typhoon last year, Typhoon Kiel and Pidring, the Provincial Public Safety Company, all of those operations, the search and rescue, and after the typhoon, the relief operation, we have participated on those operations for almost 3 weeks. Even though we only have a little logistic support. Malinaw sa kanya ang kanyang misyon na panatilihin ang kaligtasan sa ating lalawigan. At sinisigurado niya na may kaparehong misyon din ang kanyang mga nasasakupan. I always think of myself as a worker. I just do my job. I just want to serve every day. It's always in my mind. I have to manage my responsibilities well, my people, the Provincial Public Safety Company. I should manage them well and have them serve the people in the best capacity that they can, that we can. First day of the week, Monday, we have the chance to talk to them in the morning, discuss with them the problems, the situations that we had for the past week. And to remind them about the primary expectation that the people should that the people expect from us, which is service. Whatever positions that they have, whether they are a member of a team leader, platoon leader, and everything, every position that we have, take care of your responsibilities, and all else will follow. If anyone from the structure will fail to do his part, then I expect problem will arise. So that's the advice that I'm giving them ever since. Kung may malinaw na misyon, tiyak na meron ding mga mumunting tagumpay sa buhay.
in relation to my personal life. Big achievement for me being in this uniform, having graduated from the academy, and my wife, having a supportive wife, with my children who are also trying to attain their dreams. So that is my personal achievement, guiding them so well to be a good citizen in the future. And in relation to my work, I was signed with the Philippine National Police Special Action Force. It is the primary office concern in the anti-insurgency operation. It happened in the early part of my career, so I was signed to Negros Islands and Quezon Province. And then I have the opportunity to be with the United Nations mission in East Timor and in Kosovo. I went there last 2001 and 2004. And I also served with the Drug Enforcement Agency. We have the seizure of drugs, shabu, and the dismantling of drug laboratories. Special Action Force, Administrative Intelligence. Anumang uri ng serbisyo ng ating mga kapulisan ay naranasan ng lahat ni Police Superintendent Macariola. Kaya naman, di na mabilang ang espesyal o di malilimutang pangyayari sa kanyang buhay. With my mission in East Timor and Kosovo, there were lots of unforgettable experiences. The case where I solved the double murder of two police officers. They are local police officers in Kosovo, and they were murdered by a group of men. And it took me 7 months to finally convince the prosecutor to file the case. Other witnesses went out and also helped us in locating that person. And it turned out to be the bodyguard of the Prime Minister of Kosovo. So that's one. It's an unforgettable experience because of the threat that I experienced from them, the threat of being injured or killed. Sila ay ilan lamang sa mga bayani ng ating lipunan, handang magbuwis ng buhay para sa bayan tungo sa mapayapa at kaiga-igayang kapaligiran. Malayo na ang pag-unlad ng ating kapulisan sa iba't ibang larangan at patuloy na nagsusumikap ang mga pinuno upang mapanatili ang maayos na serbisyong kanilang hatid sa kalalawigan. Ngunit lagi nating tandaan na ang issue sa peace and order ay hindi solong responsibilidad ng kapulisan. Kalakip nito ang pakikiisa ng buong komunidad. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan at sana'y huwag po kayong magsasawa sa pagsubaybay ng ating programa. At sakaling ito inyong nakaligtaan, maaari na itong mapanood sa YouTube. At para po sa mga nais magbigay ng kanilang comments and suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV Program. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado, sampunang bumubuo ng Provincial Public Affairs Production Staff, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.